Kumusta mga brad? Isa-isay natin ang mga nakakakilabot na bagay na natagpuan sa ilalim ng karagatan. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Maraming tao ang nais i-explore ang bawat sulok ng daigdig, kabilang na ang napakalawak na karagatan. 70% ng ating earth surface ay kinukover ng tubig dagat. Gayunpaman, hindi na nakakagulat na maraming natatagpuan sa ilalim nito nakakaiba at nakakakilabot na mga bagay. Ngayon, isa-isay natin ang makapanindig balahibong mga bagay na natagpuan sa ilalim ng dagat. The Lost City. Na-discover ng mga archaeologists ang Lost City ng Egypt sa ilalim ng karagatan. Natagpuan ito sa baybayin ng Alexandria, Egypt noong taong 2000 at mula noon ay naging subject na ito ng regular excavations. Dito na pag-alaman na ang natagpuan ay ang City of Heraklion na kilalang alamat at pinaniniwala ang lugar o city na binisita ni Paris at Helen of Troy. Ilang beses din itong binanggit ng iba't ibang ancient historians tulad ni Diodorus at Herodotus na ang city na ito ay lumubog 1,200 years ago, kabilang mga lost treasures na kalaunan ay natagpuan sa baybayin ng Alexandria, Egypt. May mga natagpuan din ditong malalaking estatwang bato na may nakaukit na ancient Greek at Egyptian inscriptions. Duse-duse ng barko, gold coins, bronze statues at marami pang iba. Eyeball. Sa isang beach usually makakita tayo ng mga seashells. Pero noong October 2012, sa Pompano Beach na matatagpuan sa South Florida, may isang lalaki na nakita ng isang malaking eyeball habang naglalakad-lakad dito. Kaya malaking palaisipan sa mga tao kung anong klaseng nilalang ang pinagmulan nito. Sinasabi ng iba na eyeball ito ng malaking halimaw sa ilalim ng dagat. Pero pinabulaanan ito ng Florida authorities. Ayon sa kanila, common na makikita ang swordfish sa baybayin ng South Florida. Sabi pa nila na ang eyeball na nakita ay malamang inalis ng mga mamaying isda at iniagi sa dagat at inanod sa dalampasigan. Undersea River. Kung iisipin, paano magkakaroon ng ilog sa ilalim ng dagat? Well, ang mga deep sea divers ay na-discover ang underwater river na tinatawag na Cenote Angelita na matatagpuan sa Yucatan Peninsula, Mexico. Ang ilog ay actually effects lang na nag-form sa ilalim ng dagat dahil sa makapal na layer ng hydrogen sulfide sa lugar kung saan nagtatagpo ang freshwater at saltwater na natatrap sa ilalim ng sinkhole. Kung titignan ang ibabaw ng surface, parang normal lang ang itsura nito. Pero pag nag-dive ka na rito sa ilalim ng 30 meters, dito mo na makikita ang tila makapal na hamog na nagbibigay ng effects na itsurang ilog. May mga sanga pa ng kahoy sa paligid nito na lalong nagbibigay ganda sa effects sa natural view nito. Ngayon, isa na itong tourist spot at dinarayo ng mga scuba divers. Tracks. Alam naman natin na ang mga track ay sa mga kalsada lang natin makikita, kaya hindi normal na makita ng ganito sa kailaliman at gitna ng karagatan. Kaya laking gulat ng mga deep sea divers nang makita nilang ilang artifacts ng military tracks sa ganito kalalim na karagatan. Planes. Ang deep sea divers sa Hawaii ay nasyak nang makita nila ang F4U Corsair na ginamit nung digmaan at nag-crash sa karagatan noong 1946 dahil naubusan ito ng fuel. Ferris. Ang ferris naman na ito ay natagpuan sa ilalim ng dagat malapit sa Cyprus. Ito ang MS Zenobia, isang Swedish-built 10,000-ton ferry. Nilaunch ito noong 1970 at lumubog malapit sa Cyprus noong 1980s. Statues. Ang historical relics ay hindi lamang matatagpuan sa mga museums dahil may natagpuan din ng mga deep sea divers sa ilalim ng dagat na ancient statues. Sa seafloor ng coast ng Naples, Italy, dito matatagpuan ang mga ancient statues at mga artifacts na kalaunan ay naging kaisa-isang underwater archaeological park sa buong mundo. Dito na-discover na ito pala ang ruins of the ancient Roman city of Baia. Tanks. May mga tangke rin na natagpuan ng mga deep sea divers at pinaniniwalaan ng tangking ito ay isang powerful tank noong kapanahunan na ginamit ito noong World War I.
gas mask. Para sa mga deep sea divers, ang makita ng gas mask sa pinakailalim ng karagatan ay napaka-creepy. Ang gas mask ay ginamit noong World War bilang proteksyon laban sa chemical at biological weapon. Kaya nakakagulat na may matatagpuan na ganitong bagay sa ilalim ng dagat. Titanic. Ang lumubog na kilalang kilala na barkong Titanic ay hindi agad-agad na na-recover. Lumubog ang Titanic noong April 14, 1912, pero na-discover lang ito noong September 1985 sa kalaliman ng Atlantic Ocean. Halos 73 years pa lumipas bago ito natagpuan mula noong ito'y lumubog. Lumubog na submarine. Alam naman natin na ang submarine ay umaandar na nakalubog sa dagat. Pero ang nakita ng mga deep sea divers sa ilalim ng dagat ay relics ng submarine na pinaniniwalaang pinalubog nung nagdaang digma ang pandaigdigan. Giant or fish. Ang giant or fish ang isa sa pinaka-weird na nilalang na nabubuhay sa karagatan. Ang or fish ay kayang humaba na singhaba ng school bus. Meron itong makinang na kulay na silver na balat. Bihirang-bira lang itong makikita lumalangoy sa bandang ibabaw ng tubig. Madalas, pinagkakamalan nitong sea serpent o mythical creature na dragon sa ilalim ng dagat. Ang kakaibang itsura nito ang nagpapamisteryoso sa nilalang na ito. Kahit sa Japan, kabilang ang giant or fish sa kanilang alamat na mas kilala sa pangalang Ryugu no Chukai, na ang ibig sabihin sa Ingles ay messenger from the sea god's palace. Kaya pag nakakita ng or fish ang mga Japanese, tinitignan nila ito na isang masamang senyales sa mga natural disaster na maaaring dumating sa kanilang bansa na posibleng magkaroon ng lindol at tsunami sa kanilang lugar. Mas lalong tumibay ang paniniwala ng mga Hapon sa alamat na ito nung inanod ang ilang mga or fish sa dalampasigan ng Japan matapos maganap ang insidente sa Fukushima Nuclear Power Plant noong 2011. Pero pinabulaanan ng mga scientist ang claim na ito ng mga Japanese. Maging sa Pilipinas sa dalampasigan ng Albay ay merong namata ang giant or fish na may habang 4 meters at may timbang na 50 kilos. Giant knife. Isang napakalaking kutsilyo ang natagpuan ng grupo ng mga professional scuba divers noong 2014 na pinaniniwala ang kutsilyo ng isang gigante. Ito ang claim matapos kumalat ng misteryosong larawang ito sa mga social network at sa mga scuba diving forums. Sa larawan, may kita ang tatlong scuba divers na may hawak ng malaking kutsilyo habang nakatayo sa ocean floor. Sinasabi na ang larawan ng napakalaking kutsilyo ay galing sa anonymous source. Gayunpaman, wala pa rin nagpapatunay kung legit nga ba ang larawang ito dahil magpanggang ngayon, wala pa rin nagkiklaim na credit na sila ang nakadiscover nito. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.